Samantala, sayang hatid ng musika ng isang kababayang newcomer na pumipwesto sa isang tourist spot sa Canada, ang Niagara Falls. Kilalanin ang proud Igorot Fluteman. Sa report ni Teresa Redula. Yung pinupunta lang namin na falls dito, grabe, nakaka-relax. At saka, yun, sabi ko na yun, maganda rito sa Canada. Hindi na bago sa buhay OFW ang proud Igorot na si Elmo Inso Jr. mula Benguet. 2014 nang lumipad papuntang Saudi Arabia para magtrabaho. Gaya ng maraming kababayang nangingibang bansa, hindi na iwasang ma-homesick. Sa karanasang ito, nagsimula ang kanyang hilig na magdala ng kasiyahan online. Naisipan ko po na makinig ng mga relaxing music. And then yun, nakita ko po yung flute music sa YouTube na isang yung nakakapa-relax na music. So yun ho yung halos 1 year na pinapakinggan ko. And then yun, dumating yung araw na parang gusto ko na rin tumugtog ng flute. 2017 ay yan, tumutugtog na ho ako sa Saudi ng flute online. Bumalik ng Pilipinas at sinubukang gumawa ng flute gamit ang kawayan. Naging negosyo niya na rin ito. 2018 naman ang nagsimulang mag-perform sa publiko. Pero ngayong taon, may bagong pangarap na sinimulan ang kanyang pamilya. Dumating sila sa Canada nitong Abril, international student ang misis niya. Sabi ko, meron kayong mga Pilipino dito? Sabi ko, and then yung nag-post na kami sa Facebook na andito kami, meron mga, marami naman ho mga nag-contact sa amin na mga relatives. At saka yung mga, meron pala kami mga kapitbahay dito na mga Igorot. At saka yung itong tinitirahan namin na bahay dito ngayon ay isang Igorot din. Namamasukan siya bilang cleaner sa Niagara ngayon. Pero sa kanyang free time, dala niya ang pagtugtog ng flute sa pinakamataong lugar sa Niagara Falls. Pero dito sa Niagara po, parang nung una, parang nag-nervous po ako na mag-perform. Pero nung nasubukan ko nang nag-perform, mga 30 minutes siguro po, 30 minutes na na-try ko, parang nagkaroon ako ng confident ulit na mag-perform kasi yung mga reaction ng tao, makita mo na na-amiss sila sa musika. Aniya, iba-ibang lahi ang napapatigil at nanonood tuwing tutugtog siya sa kilalang tourist destination. Pero hindi niya malilimutan ang karanasang kapwa Pilipino ang nagpakita ng suporta. Nanginginig na ako sa pagtugtog kasi malamig ngayong panahon. And then may lumapit sa akin na kapwa Pilipino. Yan, shout out kay Ma'am Helen. Nag-offer sa akin ng coffee. Ang memorable na ano ay yung mga ayaw, yung mga senior citizens. Habang tumutugtog ako, may mga kids din na mga yun, sumasayaw, nakatayo lang sa harapan hanggang matapos ako mag-perform. Yun, so na-enjoy nila yung musika. Habang tinatahak ang pangarap ng kanyang pamilya at hinihintay na makasama sa Canada ang dalawang anak na naiwan sa Pilipinas, plano na rin niyang simulang uli ang paggawa ng flute sa Canada. Balang araw siguro kung maging legal na magbinta ako ng flute dito, siguro gawin ko siyang business. Mensahe niya sa mga manunood, huwag mahiyang lumapit sa kanya kapag mapadaan sa Niagara Park. Meron yung mga iba na parang nahihiyang lumapit na tanungin ko, Filipino ka ba? Yan. So, Filipino po ako, Igorot, at sa kababayan natin na mga Igorot. Yan, proud po ako na i-share yung traditional music natin dito sa Canada. Madalas makita ang Pinoy fluteman sa harap ng falls, malapit sa may bridge papuntang Amerika. Teresa Redula, OMNi News, Toronto.